Hey. All right. Siya nga pala mga kaibigan, meron akong gagawing video ngayon. Dahil kung naalala niyo po, maraming nag-comment. No, so gagawan ko lang ng follow-up video yung pinost kong short video sa ating page regarding dun sa hazard lights na sa tuwing umuulan or heavy rain na hindi naman na kailangan pang gumamit ng hazard. Okay. So alam niyo po mga kaibigan, wala naman po nagsasabi na bawal gumamit ng hazard sa tuwing umuulan or heavy rain. Ang nasa guidelines po kasi mga kaibigan from LTO, which is ito po yung mga itinuturo namin sa mga nagsiseminar dahil nag-a-apply ng driver license. Kung inyo pong titingnan mga kaibigan sa guidelines or sa book, no, doon sa mga modules na kasama sa aming itinuturo sa seminar, kung inyo pong mababasa, ipa-plus ko po sa screen sana makita nyo, no. Ang hazard po kasi mga kaibigan, ang tamang paggamit po niyan, so again po, no, ang tamang paggamit. So, wala naman pong sinasabi na bawal. So, ikinokorek lang natin kung papaano talaga or para saan or kung kailan lang tayo gagamit ng hazard. Okay, kung makikita niyo po dyan mga kaibigan sa screen, so makikita niyo po dyan na do not turn on hazard in case of heavy rain or umuulan. So instead, ang nakalagay po dyan ay gagamit po tayo ng headlight. Yan. So bakit ba natin kailangan gumamit ng headlight? Okay. So ganito po kasi mga kaibigan. So may nag-comment kasi ano sa ating ipinost sa video. So wala naman daw headlight sa likod. Okay. So wala po talagang headlight sa likod dahil ang headlight po nandiyan po siya nakalagay sa harapan. So mayroon po tayong makikitang ilaw sa likod which is ang tawag po doon ay taillights. So sa taillights po nandiyan po yung brake lights, bright red. Ang taillights naman ay kulay red. So nandiyan po siya makikita sa likod. Pag naka-on po kasi yung ating headlight dito sa combination switch dito sa headlight switch, pag inon po natin yung ating mga headlight, iilaw din po yung ating taillights, kulay red po ang ilaw niyan. So it means mga kaibigan, kung nandun ka sa malakas na ulan at may nakasunod na sasakyan sa iyo sa likod or di kaya naman may sinusundan kang sasakyan sa harapan, kapag naka-on yung headlights niyan or yung ng ating headlights, yung likod po natin, may ilaw din po yan na kulay red. So it means, visible pa rin tayo sa mga nakasunod sa atin o di kaya naman yung sinusundan natin, mas malaki yung chance na makita natin na may sasakyan sa harapan natin. Kung kaya, enough na po na gamitin natin ang stop it. Get some help. Ang headlight kapag heavy rain or malakas ang ulan. Hindi na po natin kailangan gumamit ng hazard. So ang tamang paggamit po ng hazard kung talagang malakas ang ulan at hindi po natin kaya, medyo nahihirapan po tayong makita yung ating daraanan or yung ating mga sinusundan dahil nga sobrang lakas na ng ulan. So ang ina-advise po dyan mga kaibigan, itabi na lang po natin yan at pahupain natin yung malakas na ulan. So habang nakahinto ka sa gilid, dun ang tamang paggamit ng hazard. Naka-stationary stop or naka-temporary stop ka sa gilid na hindi ka nakakaabala, dun ka pa lamang gagamit ng hazard. So yan po ang tamang paggamit ng hazard. Okay? So in case of emergency, pwede mong gamitin ang hazard lights. So say for example, approaching ka sa gitna ng kalsada, then nakita mo may accident sa gitna ng kalsada, so it means ikaw ay mag-slow down at syempre hihinto, no? Minsan humihinto tayo sa gitna ng kalsada na kumbaga ay naka-stationary or temporary stop ko sa gitna dahil hindi ka makaabante dahil may aksidente sa harapan. Yon, pwede natin gamitin ang hazard lights dyan. So, when it comes sa mga reversing na medyo alanganin, so pwede natin gamitin yung hazard lights. So, yan po yung tamang paggamit ng hazard mga kaibigan. So, iwasan po natin talaga na gumamit ng hazard kapag malakas ulan or medyo lessen yung ating nakikita sa harapan. Enough na po mga kaibigan ang
headlights, dahil sa headlights mas malaki talaga ang chance na maging visible tayo or ma-recognize tayo ng ibang mga motorista na mayroong sasakyan sa likodan nila or sa kanilang harapan or kasalubong nila. Kasi mga kaibigan, ito po yan. Pag naka-turn on kasi ang hazard, kapag naka-activate yung hazard lights natin, kung gusto nating lumipat ng linya or lumikuman lang, so hindi po mag-a-activate ang signal light or turn signal kapag naka-on ang hazard lights. Dahil magkasabay kasi ang hazard lights, harap at likod, nag-flash yan. Bali, apat na bulb. So yun po ang hazard lights. Pag ginamitan natin yan ng turn signal, hindi po tayo ma-recognize ng ibang motorist na kung tayo ay liliko or lilipat ng linya. Kung nalibo at tatabi ka, hindi yan ma-recognize. So kailangan mo siyang patayin talaga yung hazard lights bago ka gumamit ng turn signal. Kaya ina-advise talaga pag umuulan, do not turn on hazard. Headlights and enough, dahil meron naman ilaw sa likod yung taillights natin. Dahil unang-una mga kaibigan, kapag yung taillights natin may sasakyan sa likodan natin at nakabukas din yung kanyang headlight, pag tinamaan yung ating taillights ng ilaw ng nasa likod natin, so magkakaroon ng reflection, so mas marerecognize pa rin niya na may sasakyan talaga sa harapan niya. So ganun po yung mga kaibigan, ano? So ito po kasi mga kaibigan is based on the book or based dun sa modules na itinuturo namin from LTO. Hindi po yan, hindi po kami nag-iimbento na kung ano-ano man. Dahil ito po ay nandito na sa libro talaga, nasa book po yan, nasa seminar yan itinuturo po namin. Yung po kasing pag-hazard ay nakasanayan na natin yan nung araw pa kasi talaga. Minsan yan ang naituro sa atin nung ating mga nung yung mga nagturo sa atin, yung mga unang driver. Hazard yan. Kaya yun ang nakasanayan natin, which is, kung itatamo po natin, ang gamit ng hazard ay for emergency or naka-stationary or temporary stop ka lamang. Yun po ang tamang paggamit ng hazard light. So yun po mga kaibigan, no? Sana itong video po na to ay nakatulong po sa inyo, especially dun sa mga new drivers, sa mga beginners, at sa mga nag-uumpisa pa lamang mag-aral, mag-drive. Bye-bye!